Rusi Motorcycles, naging top 3 best-selling motorcycle dito sa Pilipinas. Pero sa kabila noon, marami pa rin mga ayaw, galit at bitter sa brand na ito. Pero kung iisipin natin, malaki ang tulong ng kumpanya dahil nakapagbibigay ito sa masa ng abot-kayang motorsiklo. O diba mga brothers on the wheels, karamihan naman sa ating mga nagmumotor sa araw-araw ay mga alsa-masa. At kung iisipin, sa China naman talaga lahat na nanggagaling ang mga parts at dito na lang sa Pinas ina-assemble para mas mababa ang duties and taxes ng mga motorcycles company. Ilan na dito ang mga brand ng Big Four at kasama na rin ang mga brand ng US at Europe. Dahil resourceful nga naman si China pagdating sa motorcycle industry. Sa mga previous episode ko na vlog sa mga demo bikes ng Rusi Motorcycles, iisa lang ang mga tanong ng karamihan. Kailan ilalabas at magkano ang presyo? Well, kahit ako mga brothers on the wheel, hindi ko masasagot yan dahil nagdidepende lang rin ako sa Rusi main branch sa Dumaguete. At ang papel ko lang sa Sir, 1.3 liters engine oil at meron lang itong electric starting. At sana Longsing Motorcycles, lagyan nyo naman ng kickstart ang mga makina nyo. Laki ng gulong, 110x70 sa Pronta at 140x70 naman sa Endu. Naka rim set ang wheels, suspension, inverted fork at monoshock naman sa likuran. At sigurado ako na magiging maganda ang performance nito sa mga kalye dito sa atin. Dual disc brake sa harap at disc brake na rin sa likuran. Meron rin itong 12 liters na fuel tank capacity, so matagal-tagal ang refueling. At ayon din sa mga nag-review ng Gentleman 250, ang sagad na takbo ay pumapalo ng 140 to 143 kilometers per hour na factory setup. Bilib ka, no? Ayaw mo kasi maniwala eh. At meron itong konsumo sa gas na 27 to 33 km per liter at depende pa yan sa walwal mode mo. Dito naman tayo sa features ng Gentleman 250. Ito ay naka-Kevlar seat cover. Nax naman, parang nakapang racing lang ang peg. At naka-setup ito sa single-seater kung wala kang ka-forever. At taga sana all.